أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. At magandang gabi po sa lahat po ng mga kababayan po natin at mga kapatiran natin sa Islam, na kung saan ay sumusubaybay po sa ating bawat lecture na pinopost po natin sa ating pong live group sa ating Facebook account. At inshallah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay kukumpletuhin po natin yung nasimulan po natin na topic, which is nung unang episode po ng video na ito ay tinalakay po natin ang mga kaparusahan o mga uri ng kaparusahan sa libingan at ano-ano ang mga naging kasalanan ng mga tao upang ipataw sa kanila ang mga kaparusahan ito. So sa pagpapatuloy po ng ating pagtatalakay tungkol po sa buhay doon sa libingan, ay sa oras pong ito ay tatapusin po natin yung ating topic, which is sa oras na ito ay tatalakayin po natin ang ilan sa mga biyaya na ipagkakaloob naman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao naman doon sa libingan. Kagaya po ng sinabi natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang libingan o ang pamumuhay sa libingan o ang tinatawag na al-hayatul barzakh, ay ito po ay mayroong iba't ibang antas o iba't ibang mga marhala. Ibig sabihin mga iba't ibang uri na pagdadaanan ng isang tao kapag ka namatay na siya at nandoon po siya sa libingan at wala pang araw ng paghukom. So una na po natin tinalakay ang kaparusahan sa libingan. Ngunit walang masama kung magbabanggit ulit tayo ng mga bagay na kung saan ito po ay nabanggit na natin bilang pagkompleto po sa ating pagtatalakay dito sa tinatawag na Hayatul Barzakh o ang buhay sa loob ng libingan. So ang isang tao katotohanan dumadaan po siya sa iba't ibang marhala, iba't ibang mga suliranin, iba't ibang mga sitwasyon doon po sa libingan. At sa oras na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay tatalakayin po natin ang mga biyaya po na kung saan ipagkakaloob naman sa isang tao kapag siya po ay namatay na, doon pa lamang po sa libingan at hindi pa dumarating ang tinatawag na araw ng paghukom. Sa pagpapatuloy po ng hadith na binasa natin, na kung saan ay ito ay nagmula kay Al-Barra bin Azib radiyallahu anhu, na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal abdal mu'min idha kana fi inqita'in min ad-dunya ja'ahu malak malaikatun bidul wujuh fajlisuna hawlahu fajlisuna 'indahu hatta yaji'u al-malakul maut wa yajlisu 'inda ra'sihi. Sa malapit ito kahulugan, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na nagmula kay Al-Barra bin Azib radiyallahu anhu, na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kapag ang isang mananampalatayang Muslim, isang alipin na mananampalataya, isang Muslim, naniniwala kay Allah, tumatanggap sa mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at namatay sa relihiyon ng Islam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag sa oras na siya ay darating na sa kanyang kamatayan at hihiwalay na ang kanyang kaluluwa dito sa mundong ito. Ja'ahu malaikatun biyudul wujuh. Darating sa kanya ang mga anghel na kung saan nagliliwanag ang kanyang mga itsura. So ito ang unang biyaya na makakamit ang isang tao. Doon pa lamang sa oras na siya ay naghihingalo. Doon pa lamang sa oras na hihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Doon pa lamang po ay mararanasan niya na ang biyaya sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil makikita niya sa kanyang mismong paningin mga anghel na nagbababa o mga anghel na pumupunta sa kanya na nagliliwanag ang kanilang mga itsura. Ngunit siya lamang po nakakakita nito at ang mga tao sa kanyang paligid, hindi po nila nakikita ang mga anghel nito. Pero yung isang tao na malapit na maghihingalo at hihiwalay na ang kanyang kaluluwa dito sa mundo, kung isa siyang mabuting Muslim at mamamatay na po siya, makikita niya ang mga anghel na sila ay bumababa papunta sa kanya na nagsisiliwanag ang kanilang mga itsura. Anong gagawin ng mga anghel na ito? So sila po ay papalibot doon sa tao na iyon. Napakaganda ng mga itsura. Napakaliliwanag ng mga itsura. Papalibot sila sa tao na iyon. Subhanallah. Kung tayo ay dadanas ng ganun, na ang mga anghel
ay pumapalibot sa atin na napakaganda ng mga itsura. Napakaliliwanag ng mga itsura. Siguro sa time na tayo ay dumadanas ng hirap sa kamatayan, siguro kahit papano ay may hipsan ang ating hirap. Bakit? Kasi nakikita natin ang kagandahan ng mga anghel. Nakikita natin ang kanilang nagliliwanag ng mga itsura. So ito ay tumutukoy ng isang tao ay binabalitaan na ng mabuting balita. Sila po ay uupo sa paligid ng tao na iyon hanggang sa dumating ang tinatawag na Malakal Mouth. Kapag dumating ang tinatawag na Malakal Mouth, ang anghel ng kamatayan na kung saan ay maghuhugot ng kaluha mula sa kanyang katawan, so anghel ng Malakal Mouth, ito po ay uupo sa kanyang kulunan, sa may bandang ulo. Yajlisu inda ra'sihi. Ito ay uupo sa kanyang kulunan. At tignan nyo mga kapatid sa pananamblatang Islam, ang ikalawang biyaya na makakamit ng isang tao. Kung paano makikitungo sa kanya ang mga anghel. Paano po ang Malakal Mouth ay kakausap doon sa isang taong mananampalataya sa oras ng kanyang kamatayan? Ang sasabihin ng anghel ng kamatayan, Ukhruji ayyatuhar ruhu tayyiba minal jasadit tayyib ila magfiratillahi wa ridwani. Allahu Akbar. Sasabihin ng anghel ng kamatayan na iyon, doon sa malapit na mamatay na isang mananampalataya, Ukhruji ayyatuhar ruhu tayyiba. Lumabas ka, mabuting kaluluwa. Minal jasadit tayyib, mula sa mabuting katawan. Sapagkat tatawagin ng anghel ng kamatayan na iyon ang kanyang kaluluwa na mabuting kaluluwa, dahil dito pa lamang sa mundo, dinadalisay niya ang kanyang espiritual na bahagi. Dinadalisay niya ang kanyang kaluluwa. Dinadalisay niya ang kanyang sarili mula sa mga kasalanan at sa paggawa ng mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minal jasadit tayyib, mula sa mabuting katawan. Bakit? Kasi yung kanyang puso ay dalisay, yung kanyang kaluluwa ay dalisay, so ito ay nag-ugat ng paggawa ng kabutihan ng kanyang katawan. Kapag ang puso ay dalisay, kapag ang kaluluwa ay dalisay, so of course, ang lahat ng gagawin ng katawan ng isang tao, susunod ito sa kanyang dinidikta ng kanyang puso. Kaya mabubuti rin ang gagawin ng kanyang kamay, ng kanyang pandinig, ng kanyang mata, ng kanyang bibig, ng kanyang paa, lahat ng parte ng kanyang katawan, hindi niya ito gagamitin maliban lamang po sa magandang bagay o mabuting bagay sapagkat ito ay nagmumula sa mabuting puso at sa mabuting kaluluwa. Sapagkat dinalisay niya muna ang kanyang puso, ang kanyang espiritual na bahagi. Kaya sasabihin ng anghel yun, mabuting kaluluwa, lumabas ka sa katawang mabuti na iyan. Tungo saan? Tungo sa kapatawaran ng Allah, subhanallah. Tungo sa kapatawaran ng Allah. Doon pa lamang ay binabalitaan na siya na siya ay nasa kapatawaran ng Allah, waridwani, at sa kalukuran ng Allah subhanahu wa ta'ala, tungo sa pag-ibig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo po sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagkakadescribe niya kung paano po ang anghel ay huhugutin niya ang kaluluwa ng tao na yung mula sa tao na namatay na isang mananampalataya, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito, ang kaluluwa na ito ay dahan-dahan lalabas doon sa tao na yun, katulad kung paano dahan-dahan lumalabas yung huling patak ng tubig mula sa dulo ng bote. Imagine nyo po, itong bote na ito, mayroong natitirang huling patak at ito ay unti-unti po itong lalabas. Kung itong tubig na ito ay puno siya at bigla mong binuhos, so ibig sabihin, rumaragasa, ibig sabihin biglaan, malakas yung agos ng tubig. Pero kapag huling patak na lamang po ang matitira, so nakikita mo, dahan-dahan po itong lumalabas doon sa bote na yun hanggang sa dulo ng bote na yun. Ganun po ka malumanay. Ganun kaingat ang Malakal Mouth na kung saan ay inuhugot niya ang kaluluwa ng isang taong namatay na, mamamatay na, na isang mananampalatayang Muslim. Pangatlong biyaya na makakamit ng isang tao na yun ay ilalagay siya sa isang kafan na minal jannah. Isang kafan na isang lalagyanan na ito ay mula sa paraiso na napakabango ng amoy. Ilalagay doon ang kanyang kaluluwa. Kita ninyo? Sa unang topic natin, saan po ilalagay? No? Kafana minan nar. Lalagyan ang mula sa imperno at napakasangsang ng amoy. Pero dito, ay nagmula sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at napaka bango ng amoy. Ilalagay ito ng anghel ng kamatayan. Fes adubihi ilas sana. At sila po ay aakyat doon sa kalangitan at pagbubuksan sa kanila ang lahat ng palapag ng kalangitan.
pagbubuksan sa kanila ang lahat ng pintuan ng kalangitan. Sa unang topic natin, doon pa lamang sa unang palapag ng kalangitan, sa unang pintuan ng kalangitan, ay hindi na po sila pagbubuksan. Katulad ng binasa natin sa loob ng Quran, kailanman ay hindi bubuksan sa mga hindi mananampalataya ang kalangitan, hatta yalijal jamalu min sammil khiyat, fi sammil khiyat. At kung paano kaimposible ang kamelyo ay lulusot sa butas ng karayom, ganun din kaimposible na pagbuksan sa mga hindi mananampalataya ang kalangitan sa kanila at hindi sila makakapasok ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa time na ito, bilang isang mananampalataya Muslim, so ang anghel ay aakyat sa kalangitan. Daladala niya ang kaluluwa na mabuti at napakabango ng amoy. Pagdating nila doon sa unang palapag ng kalangitan, sa unang pintuan ng kalangitan, tatanungin ng mga anghel na nagbabantay doon, sino yung kaluluwa na kasama mo? At napakabango ng kanyang amoy. Ito po ang pang-apat na makakamit ng biyaya ng isang tao. Karangalan ito para sa kanya. Payunada, bismin ahabba ilayhi fid dunya. At tatawagin ang tao na iyon, na dala-dala ng anghel na iyon sa kanyang lalagyan, tatawagin siya sa pinakakaibig-ibig na pangalan sa kanya na itinawag sa mundong ito. So, ang pinakakaibig-ibig na itinawag sa iyo sa mundong ito is Abdullah, yun ang itatawag sa iyo. Hindi kaya Abu Abdurrahman, Abu Khalid, Abu Shu'aib, Abu Ahmad, Abdurrahman, Muhammad, Ibrahim. So kung ano yung pinakakaibig-ibig na pangalan sa iyo, ito ang itatawag sa iyo doon sa time na dala-dala ka ng anghel o malakalmot na iyon. Hindi katulad, nung hindi mananampalataya, tatawagin siya sa kanyang pinakamasamang pangalan at kinamumuhian niyang pangalan dito sa mundo. Kung ang pinakaayaw niyang pangalan ay tawagin siyang sinungaling, o di kaya ay siraulo, o di kaya ay adik, pero yun ang itatawag sa kanya. Sa time na kung saan ay tatanungin siya ng mga anghel, sino yung masangsang na kaluluwang kasama mo. Pero sa oras na ito, tatawagin ang mabuting kaluluwa na ito sa pinaka mabuting pangalan o kaibig-ibig na pangalan sa kanya. Kung ano ang ipinangalan sa kanya sa mundong ito. Fatima, Muhammad, Aisha. So yun ang itatawag sa kanya doon sa time na yun. And then pagbubuksan ng unang kalangitan. Sa pangalawang kalangitan, ganun din. Tatanungin siya, sino ang kasama mong kaluluwa at napakabango ng kanyang itsura. At tatawagin siya sa kanyang pangalan ng kaibig-ibig sa kanya. Pagbubuksan ito hanggang sa sila ay makarating doon sa focus sa mausab sabak sa itaas o ibabaw o mas higit pa, mas mataas pa sa ikapitong palapag ng kalangitan na kung saan nandoon ang arsh o arshur rahman, ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nasa ibabaw ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Allah subhanahu wa ta'ala ang ating tagapaglikha subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa anghel na ibalik niya ang kaluluwa doon sa lupa kung saan doon po inilibing ang kanyang katawan, sapagkat sasabi ng Allah, doon ko sila nilikha at pangako ko sa kanila ay doon ko rin sila babangunin. So, ibabalik po ng kaluluwa na yon, mabilis pa sa isang kisap mata, ang pagbalik ng anghel mula doon sa ikapitong palapag ng kalangitan patungo dito sa mundong ito at sa lupa na kung saan doon po nakalibing ang kanyang katawan. At sa hadith nga na nabanggit natin sa unang episode, pagkalagay na pagkalagay po ng katawan ng isang tao doon sa kanyang libingan, doon na ay babalik na ang kanyang kaluluwa. At sa sobrang bilis ng pagbalik ng kanyang kaluluwa, maririnig niya pa ang mga yapak ng mga tsinyelas ng mga taong naghatid sa kanya doon sa kanyang libingan. So kapag nandoon ang kanyang kaluluwa, ano mangyari? Fayatiyanihi malakan. Darating sa kanya ang dalawang anghel. So dito ay pupunta na po siya sa ikalawang marhala o ikalawang antas o ikalawang sitwasyon ng kanyang paglalakbay sa buhay sa libingan o sa Hayatul Barzakh. Ano pong ikalawang marhala? Ano pong ikalawang sitwasyon? Matapos ang biyaya na paghatid sa kanya sa kalangitan, ang ikalawang sitwasyon ng isang tao ay ang pag-question sa kanya, al-imtihan o ang pagsubok sa kanya. Darating sa kanya ang dalawang anghel. Fayaq'udanihi. Siya ay ipapaupo. Okay? Papaupuin siya ng dalawang anghel. At pagkatapos, itatanongin siya. So ito na yung ikalawang marhala. Ang marhala ng imtihan o ang sitwasyon ng pagsubok o pagtatanong sa kanya. Tatanungin siya sa tatlong bagay na ito. Sasabihin nung mga anghel na iyon, man rabbuka, sino ang iyong Panginoon?
وَمَا دِينُكَ Ano ang iyong relihiyon? وَمَنْ نَبِيُكَ At sino ang propetang isinugo sa iyong panahon? Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang isang tao na siya po ay mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, patatatagin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsubok na ito sa libingan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran, لِثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ بِقَوْلِ الثَّابِتِ Patatatagin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nanampalataya sa inyo بِقَوْلِ الثَّابِتِ sa pamamagitan ng matatag na salita. Ya Allah, ibilang mo po kami sa mga taong magiging matatag ang kanilang salita. Kailan po ito? Sa libingan po. Sa oras na tayo susubukan ng mga anghel. Amin ya Rabbul Alamin. Tatanong siya ng tatlong bagay. Man Rabbuka, sino ang iyong Panginoon? Ang isang mananampalataya, ang kanyang isasagot, Rabbi Allah, ang aking Panginoon ay si Allah. Pangalawa, sino ang iyong propeta na isunugo sa iyong panahon? Kung siya ay mananampalataya dito sa mundo at kinilala niya ang kanyang propeta at si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sasabihin ng tao niyon, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, wama dinuka. At ano ang iyong reliyon? Isang tao na mananampalataya at patatatagin ng Allah, ang sasabihin niya, dinil Islam. Ang aking reliyon ay ang Islam. Allah. Ya Allah, ibilang mo po kami sa mga tao makakasagot ng pagsubok na ito sa libingan. Kung limang biyaya ng isang tao doon sa libingan, matapos niyang sagutin ang mga katanungang ito ng mga anghel, ang pagsubok sa kanya sa libingan, Payunadi, munadi minas sama, ang sadaka abdi. Ay merong tinig na magmumula sa kalangitan. Walang iba, kundi ang tinig ng ating tagapaglikha. Ang tinig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabi ng Allah, ang sadaka abdi, ang aking alipin ay nagsasabi ng katotohanan. Subhanallah. Anong kaligayahan ang marinig mo ang tinig na iyon? Ang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng aking alipin ay nagsasabi ng totoo. Lahat ng kalbaryo, lahat ng lungkot mo, lahat ng mga pag-aalala mo doon sa libingan, mapapalitan ito ng saya. Bakit? Kasi paniniwalaan ka ng Allah sa iyong sinabi. Ang Allah mismo ang magsasabi, ang sadaka abdi, ang aking alipin ay nagsasabi ng katotohanan. Nung sinabi niya ang aking Panginoon ay si Allah, totoo ang kanyang sinabi. Nung sinabi niya na ang aking reliyon ay Islam, totoo ang kanyang sinabi. Nung sinabi niya na ang propeta na isinugo sa aking panahon ay si Muhammad at pinaniniwalaan ko yun, totoo ang kanyang sinabi. Sasabihin ng Allah, ang sadaka abdi, ang aking alipin ay nagsasabi ng katotohanan. Lahat ng paghihirap, lahat ng kalungkutan, lahat ng kalbaryo, ito po ay malilimutan ng isang tao once na narinig niya na siya ay pinaniwalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang anim na biyaya sa kanya, ipag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga anghel, fa'afrishu lahu minal jannah, wakfinu lahu minal jannah. Bigyan niyo siya ng higaan, himlayan, na ito ay mula sa paraiso. Higaan na mula sa paraiso. At damit na mula sa paraiso. At paluluwagin sa kanya ang kanyang libingan. Wafsahu lahu qabra. At paluluwagin sa kanya ang kanyang paraiso. At sasabihin ng mga anghel na yun na nandoon sa kanyang libingan, Unzur ila maq'adika minan nar law kafarta. Tignan mo ang iyong magiging tirahan sana kung ikaw ay hindi magiging mananampalataya. Pero dahil ikaw ay mananampalataya, kad abdarakallahu maq'adan minal jinnah. Ito ang iyong magiging tirahan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fayarahuma jami'a." Makikita niya yung dalawa na iyon, ang paraiso at saka ang impierno. Sasabi ng mga anghel, unang ipapakita sa kanya ang kanyang magiging tirahan sana sa impierno at mangingilabot ang tao na iyon sa kanyang magiging tirahan sa impierno kasi makikita niya sa kanyang mga mata ang kanyang magiging lugar sana sa impierno. Pero dahil siya ay naging mananampalataya, pinatatag niya ang kanyang sarili dito sa mundo, lumayo sa paggawa ng mga kasalanan at sumunod sa mga kautosan ng Allah subhanahu wa ta'ala,
pinalitan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang magiging tirahan sa paraiso, at doon ay makakalimutan niya ang lahat ng nakita niya sa imperno, at puro kaligayahan na lamang ang kanyang makikita at nandoon sa kanyang harapan. Kaya po sa huli ng hadith na ito, nananalangin ang tao na iyon na, "Ya Allah, itayo mo ang araw ng paghukom. Sana dumating na ang araw ng paghukom." Bakit? Kasi gusto niya na pumasok doon. Gusto niya na pumunta doon sa kanyang mga pamilya, sa kanyang kayamanan, sa kanyang tirahan, doon sa paraiso na inilaan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bilang mo po kami sa mga tao makakapasok sa paraiso mo. Ya amin ya Rabbul Alamin. Di lamang dito magtatapos ang biyaya ng isang alipin doon sa kanyang libingan kung siya ay namatay na mananampalataya Muslim. Darating sa kanya ang isang tao sa napakagandang itsura. Napakamaayos na itsura. Napakabangong itsura. Napakaganda ng damit. At sa sobrang ganda ng itsura ng tao na iyon, sa sobrang maaliwalas ng tao na iyon, yung tao na nasa libingan ay magiging masaya siya. Matutuwa siya. At masasabi niya doon sa tao na darating sa kanya doon sa libingan, "Sino ka? Man anta? Wajhuka alladhi yubashiru bil khair." Sino ka? At ang iyong itsura ay nagbabalita ng mabuti. Subhanallah. Makikita mo pa lang ang tao na iyon ay nagbabalita na ito ng mabuti. Sa sobrang ganda, sa sobrang aliwalas ng kanyang itsura, sasabihin ng tao niya, "Sino ka?" At ang iyong muka ay nagbabalita ng mabuti. Anong sasabihin ng tao na iyon? "Abshir bil khair." Matuwa ka. Maging masaya ka. "Fa'ana amaluka as-salih." Ako ang iyong gawa na mabuti. "Ana amaluka as-salih." Ako ang iyong mabuting gawa. Ako ang iyong sala. Ako ang iyong adhan. Ako ang iyong wudu. Ako ang iyong pag-aayuno. Ako ang iyong sadaka. Ako ang iyong pagbabahagi ng kaalaman. Ako ang iyong da'wa. Ako ang iyong umrah. Ako ang iyong hajj. Ako ang iyong jihad. Ako ang iyong pagtulong sa iyong kapwa. Ako ang iyong pagbigay mabuti mo sa magulang. "Ana amaluka as-salih." Ako ang mabuti mong gawa. "Abshir bil khair." Maging masaya ka. Maging matuwa ka. Sapagkat babalitaan kita ng mga karagdagang panggantimpala na makakamit mo sa araw ng paghukom. Makakasama ng tao na yun sa kanyang libingan. Yung tao na yun na kung saan ay patuloy nagbabalita sa kanya at nagpapasaya sa kanya. Hindi siya mag-iisa sa kanyang libingan. Sino makakasama niya? Yung kanyang mabuting gawa doon sa kanyang libingan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi natin alam ang katotohanan ng mga biyaya sa paraiso hanggat hindi pa natin ito naranasan. Pero sa paniniwala natin mga Muslim, al-jannatu haqqun wan-naru haqqun. Ang paraiso ay katotohanan at ang impyerno ay katotohanan. Ang kamatayan ay katotohanan. Ang hirap sa kamatayan ay katotohanan. At ang hayatul barzakh, ang buhay sa libingan ay katotohanan. Ang sino man ang manampalataya kay Allah, ang sino man ang tumanggap sa kanyang relihiyon, at sumampalataya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at namatay sa ganung kalagayan, insyaallah ay mapabilang sa mga tao na magiging mabiyaya ang kanyang kamatayan at makakaranas ng mga biyaya doon pa lamang sa libingan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang huling marhala ng pagdadaanan ng isang tao, ito po yung mga biyaya na dadanasin na lamang niya. Wala na siyang ibang dadanasin pa maliban po sa mga biyaya kung siya ay namatay na mananampalatayang Muslim. So katotohanan, ang parusa sa libingan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay dalawang klase. Ang parusa sa libingan, it's either ito ay magpawalang hanggan hanggang sa dumating na ang araw ng paghukom, o di kaya ay parusa sa libingan na kung saan ito po ay maaring mawala, maaring maputol at maaring maitigil. At ito ay special lamang po sa mga mananampalatayang Muslim na gumawa ng mga kasalanan at pinarusahan doon sa libingan. Pero dahil sa kanilang mga naiwan ng mga magubuting gawa, katulad sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanya sinabi, "Idha mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalath." Kapag namatay ang anak ni Adan, mawawala na ang lahat ng mga gantimpala. Ibig sabihin, mahihinto na ang pagsusulat ng kabutihan sa kanya, gantimpala sa kanya, illa min thalath, maliban lamang sa tatlong bagay na kung saan kahit patay na siya, kahit nasa libingan na siya, ay patuloy na isusulat ng kanyang gantimpala.
So ito ang makakatulong sa isang Muslim na kung saan ay namatay na meron siyang mga kasalanan, napaparusahan doon sa libingan. Pero hindi ito magpakailanman. Hindi ito walang hanggan sapagkat ang kanyang mga mabubuting gawa ang makakapagpigil sa mga parusa na dapat na ipapataw sa kanya. At yun yung tatlong bagay na kahit patay na siya, kahit nasa libingan na siya, ay ito po ay patuloy ang kanyang gantimpala. At yun ang magbubura ng kasalanan na ipapataw sa kanya bilang kaparusahan. Ano itong tatlong bagay na ito? Una, sadakatun jari. Ang sadaka, ang pagbibigay ng charity, al-jariya, yung patuloy na napapakinabangan ng mga tao. Pangalawa, ilmun yun tafa'ubi, ang kaalaman na ibinabahagi niya sa mga tao, na patuloy na napapakinabangan ng mga tao. Pangatlo, waladun salih yad'u lahu, ang panalangin ng kanyang mabuting anak na naiwan niya dito sa mundo, nagabayan niya, naituwid niya sa pananampalatayang Islam, na nananalangin sa kanya, Allahumma irham waliday kama rabbayani saghira. Ya Allah, patawarin mo ang aking mga magulang katulad kung paano nila ako kinahabagan nung ako ay maliit pa lamang. So ang dua, ang sadaka, ang kaalaman at iba pang mga gawaing mga kabutihan, ito po ay maaring makatulong sa isang Muslim at makapagpigil sa kanyang kaparusahan na sana ay ipapataw sa kanya. Pero dahil ang mga mabubuting gawa nito ay patuloy na napapakinabangan ng mga tao at naiwan niya dito sa mundo, so ito po ay kanyang magiging kapakipakinabang sa kanya doon sa libingan at mawawala sa kanya yung kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang isang tao na hindi mananampalataya, kailanman hindi siya makakalagpas doon sa pagsubok, hindi niya masasagot ang mga katanungan ng anghel na yun, at patuloy po siyang paparusahan doon pa lamang sa libingan, at hindi po yan mapuputol hanggang sa pagdating ng araw ng paghukom, ay patuloy pa rin siyang paparusahan doon sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magpakupuk tayo sa Allah mula sa sama ng parusa sa libingan at sa sama ng parusa doon sa impero. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya. Ito ang kaparusahan na magpakailanman ay hinding-hindi na mapuputol. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, An-naru yu'raduna 'alayha. May mga tao na sila ay sinusunog sa apoy mula sa impierno, uduwa wa ashiya, sa umaga at saka sa gabi. Ya Allah, iligtas mo po kami mula sa sama ng parusa sa impierno. May mga tao at sila yung mga hindi mananampalataya na araw at gabi pinaparusahan sila ng apoy mula sa impierno. Sumisigaw sila sa sobrang sakit ng kanilang kaparusahan na naririnig lahat ng nilalang dito sa mundo, maliban po sa dalawang nilalang, ang jin at ang tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, paghandaan po natin ang kamatayan. Katotohanan, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanyang hadith, na ang kanyang sinabi sa isang hadith na naiulat ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, al-qabru rawdatun min riyadul jannah aw hafratun min hafrin nar. Ang libingan, it's either maging hardin mula sa hardin ng paraiso, maging rawda, halamanan, mula sa halamanan ng paraiso. It's either maging hukay mula sa hukay ng impyerno. Mapabilang tayo, inshallah, na mapapabilang sa mga tao ang kanilang libingan ay mula sa hardin, himlayan, mula sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panghuli, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gusto ko pong samantalayin ang oras na ito na kung saan ay bigyan po natin ng benepisyo ang ating pag-aaral tungkol sa buhay sa libingan. Ano-ano ba yung makukuha ng isang tao kapag siya ay naniniwala sa buhay ng libingan, sa parusa at saka sa biyaya sa libingan? Una, makukuha ng isang tao ay siya ay magdudulot ito sa kanya, magdadala ito sa kanya sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nalaman niya na doon pa lamang sa libingan ay meron ng kaparusahan, meron ng biyaya, so ito ay magdadala sa kanya na gumawa ng mga kabutihan at sumunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala upang makamit niya ang kaluguran, ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong unang benefits ng isang tao ay merong tamang akida, merong tamang paniniwala at pananampalataya. Pagdating po sa libingan at ito ay kanyang pinaniniwalaan, ay magdudulot o magdadala sa kanya ito
sa tinatawag na paggawa ng kautusan sa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, okay, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada." Ang sino man ang naghahangad liqa'a rabbihi na kanyang makamit at kanyang matagpuan ang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanyang matagpuan si Allah Subhanahu wa Ta'ala at mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mundo, sa libingan at sa araw ng paghukom. Falyamal amalan salihan. Ipinag-utos sa atin ng Allah, sino man ang nagnanais na makamit niya ang mga gantimpala ng Allah, falyamal amalan salihan. Gumawa siya ng mga mabubuting gawa. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. At huwag siyang magtatambal sa anumang mga bagay patungkol sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito, pag ginawa niya itong amalun salih, mabubuting gawa, at hindi pag-share o pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, inshallah makakamit niya ang mga gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, ang pagiging matatag sa harapan ng mga fitna o mga pagsubok o mga kasalanan. So kapag ikaw ay nalaman mo na sa libingan pa lamang ay merong kaparusahan at saka merong gantimpala, so magiging matatag ka sa harapan ng mga pagsubok na ito, sa harapan ng mga fitna, sa harapan ng mga kasalanan. Kasi kung matatandaan natin yung mga kasalanan na banggit ng mga tao, nabanggit natin kaysa unang episode ng ating video, mga kasalanan ng mga tao na kung saan ay mapangalun niya, kumakain ng riba, kung saan ay nagninakaw, kung saan ay nagsisinungaling, kung saan ay hindi gumagampan sa mga kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, iba-ibang kalang mga kaparusahan. So kung ikaw ay nalaman mo ang ganitong bagay, so tatatag ka at hindi mo gagawin ang mga kasalanan ito. So dito ay magiging matatag ang isang tao sa harapan ng mga fitna, kasalanan at pagsubok sa mundong ibabaw na ito. Pangatlo ay ang pagpapalakas ng ating sabar. So kapag tayo ay dumadanas ng mga pagsubok dito sa mundo, so alam natin na ito ay pagsubok sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, so patatatagin mo ang iyong sabar at hindi ka mawawala ng pagtitiis. O di kaya hindi ka mawawala ng pagtitiwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang buhay ng isang Muslim, isang mananampalataya dito sa mundo, ito ay binanggit na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay binanggit na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na puro hirap ang dadanasin natin dito sa mundo. Kung tayo ay tumatanggap sa Allah at naniniwala sa paraiso ng Allah, dadanas tayo ng mga pagsubok sa Quran, dadanas tayo ng kagutuman, dadanas tayo ng pagkatakot, dadanas tayo ng pagkawala ng ari-arian, dadanas tayo ng pagkawala ng ating mga kamag-anak o ng ating buhay o ng ating salapi. Ngunit ang sino man ang nagtitimpi at nagsasabi ng inna lillahi wa inna ilahi raji'un, sila yung mga binabalita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng paraiso, Jannatul Firdaus, ang paraiso ng Firdaus mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At panghuli, tayo po ay lalayo na makasakit ng damdamin ng iba o makagawa ng dhulm o yung mga agrabyado o yung mga bagay na hindi makatarungan sa ating kapwa. Sapagkat kung tayo ay gumagawa ng dhul o yung mga bagay na hindi makatarungan sa iba, so alam natin na tayo po ay paparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon pa lamang po sa libingan. So sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng Quran, innal ladhina la yarjuna liqa'ana, katotohanan sila ng mga hindi naniniwala sa aming mga sinasabi, liqa'ana, sa aming hindi naghahangad ng aming mga biyaya, ng biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at nagsisinungaling sa mga bagay na sinabi sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waradu bil hayati dunya, bagkus ay nalugod na lamang sila sa mundong ito. Nilinlang na lamang nila ang kanilang mga sarili dito sa mundo at nakalimutan na nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sila ay magbabalik kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sila ay paparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala or gagantimpalaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinalimutan nila ito. Waradu bil hayati dunya, at sila ay nalugod na lamang sa panlilinglang ng mundong ibabaw na ito. Wat ma'annu biha, at sila ay nakontento na rito. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladhina hum bi ayatina, at sila ng mga tao na hindi naniniwala sa aming mga ayat, ulaika ma'wahumun nar, mapapas sa kanila ang imperno ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kanilang magiging tahanan ay ang imperno. Bima kanu yaksibun, dahil sa kanilang mga pinaggagawa dito sa mundong ibabaw nito.
So alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, natapos po tayo sa ating topic na ang buhay sa libingan. Unang episode po natin ang mga kaparusahan sa libingan, at sa episode po ito bilang pagkumpleto ang ilan sa mga biyaya ng makakamit ang isang tao doon sa libingan, at nakamit po at na topic din po natin ang mga benepisyo ng paniniwala sa buhay sa libingan. So inshallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay dalangin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kapag sumapit sa atin ang kamatayan, ang ating himlayan, ang muling hantungan po natin ay kabilang sa mga rawdatul jannah, mga paraiso, mga hardin mula sa paraiso, at hindi maging hukay mula sa impyerno. Hada wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.